Weather lang tayo kasi weather din si Amo. Amen po. So, at basahin po natin yung sumunod dito. Ang hate what is evil and cling to what is good. Ayun, isa to sa kadahilanan kasi ang mas lagi nating tinitingnan yung kasalanan ng tao. Now, which is goes into na, imbis na kasalanan lang yung nakikita, pati na rin yung tao ay nagiging makasalanan. Pero sabi ng Panginoon, hate what is evil. What? Hindi naman niya sinabi na, hate who is evil. Diba? Who is evil, dinarefer yun sa person. Amen? Hate what is evil, sabi ng Panginoon. And cling to what is good. Si amen po. Kaya, kadalasan, kung bakit, kasi si Amo, minsan may narinig pa nga ako na, naririnig ko pala nuyapak ni Amo, nagigigil na ako. Mayroon nagsabi niya sa akin eh, boses pa lang ni Amo dun sa kwarto, ay, naiinis na ako, naiirita na ako. So, ang magiging ano nun, na hindi ka na sa ginagawa niya, naiinis. Mismong sa pagkatao niya. Bilang po mga Kristiyano, hindi po tayo dapat nagpo-focus sa mali ng kapwa. Unang-una po, ginagamit lang yan ni Satan para kayo ay bigyan ng burden sa buhay. Alam niya kung anong kay Satan. Ang alam lang naman ni Satan, ang kahinaan yun eh. Yung mga bagay na alam ito. Pag ito, nandito yung mga ganitong sitwasyon, eh ganito to. Diba? So, hindi man niya lang yan sa amo natin eh. Mga katrabaho, no? Pamilya natin. Madalas pamilya natin. Minsan, gamit ni Satan yan. Bigyan tayo ng inis eh. Bigyan tayo ng hindi magandang hallelujah. Isa ako dyan. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa laging pagtutuwid. Kaya, sabi ng Panginoon, alam mo, ang susi sa lahat ng yan, ipakita mo silang pagmamahal. Kaya sabi ko sa asawa ko, sabi niya lagi, ano bang gusto kong mangyari? Ginagawa ko naman lahat, magustuhan nila ako. Eh, this is personal issue, pero bibigyan ko example. Lagi naman akong gumagawa ng tama, pero hindi nalang kikita. Isang sabi ko sa asawa ko, alam mo, mahalin mo lang sila. Yun ang sabi ko sa asawa, mahalin mo lang sila. Because I do believe po na kapag tayo nagtatanim ng pagmamahal, aaninihin natin pagmamahal. Amen. Amen po. Kaya sabi ko sa kanya, ang Panginoon, alam ng Panginoon kailan niya tayo aauwin sa isang bagay na yan, sa sitwasyon. Mm-hmm. Yung sa sitwasyon na meron ka, yung parang ayaw mo na makita si Amo, ayaw mo na umuwi. Ganon. Alam mo, may limitasyon po yan. Oo, sahuran na lang. Ano? Sahuran na lang ako kasi nakakaganon. No? At least pa paano, maibsan tong nararamdaman ko kasi may sahod. Ganon. Pero hindi po dapat ganon. Dahil ang nais pong sabihin ng Panginoon, tingnan po natin sa verse, ang kasunod po, sa Romans pa din po. Honor what's in verse 10, be devoted to one another in love, and honor one another above yourselves. At tingnan po natin sa Matthew 22, verse 37 to 39. Basahin po natin yung Matthew 22 po, verse 37 to 9. Sa Tagalog po natin. 37 to 39? Opo. Mateo. Tagalog po. 22 Matthew 22 37 to 39 37 to 39. Sumagot si Jesus. May nakita na po, sige ate. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Kung babalik po tayo doon sa Romans. Pagbabalik ko tayo sa Romans, titingnan ho natin. Tapos continue lang po ulit. I-post lang po tapos i-continue lang mag-live na lang po ulit kasi nawala po. Continue. Ano po yung maano natin doon? Mapapansin natin sa dalawang verse na yan. Sa love your neighbor as yourself and be devoted to one another as yourselves. Mapapansin natin dyan yung laging nahuhuli yung yourselves. Yes. Amen po. Laging sinasabi ng punong mahalin nyo ang neighbor. Maging devoted kayo sa one another. Amen po. Ganun po ang
kapamaraanan ng Panginoon sa pagdating po sa pag-ibig, pagmamahal natin sa kapwa. Laging neighbor. Diba, kung ang pamantayan ng Panginoon sa pagmamahal ay ganito, no? John 3:16, bigyan natin na example. Yeah. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, di ba? For those who believes in Him shall not be perished and have an everlasting life. Kung ang kapamantayan ng Panginoon ganito, for God so loved His one and only begotten Son, so gave it to the world. Ito dapat, ang mothers na to, laging inuuna ang sarili, no? Inuunawa po sa atin ng Panginoon na kung magmamahal tayo, laging nauuna ang ating mga sarili. Amen. Laging inaano ng Panginoon na una, kung gusto mong mangyari ang mga bagay-bagay na yan, lagi mong step forward mo, sa iba mo lagi iparanas. Amen po. Amen. So, pray ng Panginoon. Yun po ang nais ipaunawa sa atin ng Panginoon kung paano tayo paano tayo mamuhay na katulad ni Jesus na may pagmamahal. Amen po. At Amen. Sa atin pong pangalawa, kanina po yung ating pangalawa is self-righteous. Ang pangalawa naman po, namuhay ang Panginoong Jesus ng may kabanalan. Jesus Christ is righteous. Amen po. Tunay nga na Diyos, at sabihin natin na in nature naman talaga, hindi po. Ito po ay, nung titingnan natin, ito po ay yung namuhay ang Panginoon kasama ang mga tao. Amen. Ito po yung tinitingnan natin na pamumuhay. So, kung righteous ang Panginoon, ang mga tao naman ay mayroong sariling kapamaraanan. May sariling tingin sa sarili. Masyadong inaangat. Maraming Kristiyano ang maangat sa sarili porket marami nang silang alam. Amen po. Yung sariling, yung banal, ginawa ng makasarili. Basta ako, nasa Diyos ako, banal ako. Ganon. Lagi po nating tandaan na tayo po ay naging righteous sa ayon sa kapamaraanan ng Panginoon. Si Lord lamang, sa Panginoon lamang po yun. So, balit, napakarami po sa atin, ito ay isang nakakalungkot isipin na maraming bagay ang ganito. Marami sa ating mga Kristiyano ang ganito po. Pero sabi ng Panginoon, sa Romans po tayo pa rin. Romans 3, basahin po natin sa Romans 12 verse 3. Balik po tayo sa taas. Sabi niya, sa biyaya, ipinagkaloob ng Diyos sa akin, sinabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili higit sa nararapat. Huwag daw nating pahalagahan ating sarili higit sa nararapat. Ito yung pagiging mapagmataas na tingin natin sa sarili natin, mapagmataas ng sarili. Amen po. Huwag daw po natin gawin yon. Dahil isa po yun sa pagiging self-righteous. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa inyo. Kung paano ang katawan ay binuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanyang-kanyang gawain. Ganun din tayong mga nanampalataya. Kahit na marami tayo, isang katawan lang tayo kay Kristo at magkakaugnay tayo sa isa't isa. Ngayon po, nice dito ipaunawa ng Panginoon na iba-iba man po ang pagkatawag ng Panginoon sa atin. Iba-iba man ang estado ng ating buhay. Wala ko tayong karapatan para ihusga na ating kapwa. Marami pong mga Kristiyan, ay, ang tagal mo ng Kristiyano, ganun ka pa din kahina sa pananampalataya. Aba, sinukat pa ang pananampalataya ng kapwa. Alam niya. Amen. Alam na alam pa. Ang tagal-tagal mo na, hala, ako nga. May ganun pa yan minsan. Ako nga, bago-bago ko palang ganito na. Ay, hindi po yan. Kalugod-lugod at banal sa harap ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ang pagkatawag niya sa taong yan, may time pattern ng Lord eh. Amen. Kung ang nakita natin ng ating kapatiran ay sadyang mahina, tayo ay maging kalakasan. Amen. Amen. Maging kalakasan tayo sa pagiging mahina niya. Kung sadyang ay paika-ika nga talaga yun, may ganun talaga maraming Kristiyano paika-ika, patambling-tambling sa pananampalataya, tayo po ay magiging taga-akay nila. Yun naman po ang nais ng Panginoon eh. Yun ang nais ng Lord na gawin natin. Amen po. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, ano, wag mong tingnan ang sarili mo nang higit sa sarili mong pangunawa. Kasi titingnan mo lang, pwede kang magbigay ng description, basta ako, ganito ako, ganyan ako. Amen po. Pero, lalo na sa mga baguhan. Amen? Sa mga baguhan po, kapag tayo ay magdi-discipleship. Kahit alam nyo, sa ating mga, meron po tayong first baguhan si Ate Veron, baguhan pa lang si Ate Veron. At si Ate Veron ba ay pinilit na pumunta dito? Hindi. Amen? Purigin ang Panginoon. No? Yan po ang ating dapat laging, yan po dapat ang lagi nating in-aim. Huwag nating pilitin. Amen. Pipigain mo ng pipigain. Oh sis, bago ka mag-invite, send ka muna ng sandamakmak na nakakatakot na verses. Ganito. Tapos, sis, bukas ha, church ka. Gusto ko kasi, mag-church yun. Kasi natakot ba naman lahat ng katakot-takot? Ano mo ba? Now, don't get me wrong about this po. The Lord is telling us to be the disciple. The Amen. Lord is telling us to preach the word of God. The Lord is telling us. Pero alam niyo po, ang nais sabihin ng Panginoon sa atin, yung ang nais nang ipaunawa sa atin,
Punta tayo sa Titus. Punta po tayo sa Titus 2 verse 7 to 8 po. Ito pong nais ipaunawa ng Panginoon sa atin sa pag Titus verse 7 to 8. Sa New Testament po yan sa pinaka dulo. Tapos titira mo agad, o ganito ka. Diba? Alam mo po, instead na alalahanin ho natin, tayo po ay ilaw at asin ng sanlibutan. Amen? Hindi po tayo yung magiging daan ng katisuran ng kapwa. Hindi po tayo yung magiging daan para ang mga nais magpatuloy ay hindi na magpatuloy. Yung mga baguhan ay bago pa lang, madidisappoint na. Amen po? Hindi po tayo dapat ganun. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, huwag nating itaas ang ating mga sarili. Huwag ninyong itaas ang inyong mga sarili sa sariling inyong kapamaraanan. Amen? Purihin po ang Panginoon. At sa ating pong pangatlo, mabilis lang po tayo. Sa ating pong pangatlo, kung kanina po yung hidden patterns natin is yung hidden patterns po natin kanina is unforgiving. Ngayon naman po, titingnan natin si Jesus Christ is forgiving. Lagi po yung opposite. Amen. At ang unforgiving nito, talamak po ito sa mga maraming Kristiyano, maraming mga Kristiyano na talagang kung maka, ano, yung makadibdib. Lalo na yung mga matatampuhin. Emotion. Mga sensitive. Minsan akala mo lang tampu-tampu lang yon, pero hindi mo naman yung tampu-tampu na iipon. Tapos it turns into anger. Tapos hanggang sa, ay, hindi mo na ano yung puso mo na nagagalit ka na pala sa tao. You must be sensitive po sa mga ganyan. Amen po. Pero sabi ng Panginoon, kung ikaw ay may kagalit, kung naiinis ka kay amo, naiinis ka kay katrabaho, sabi ng Panginoon, magpatawad ka. Amen. Kahit sabi mo, alam mo, sabi mo minsan na, kawawa na nga ako, lagi na lang kasi akong inaapik, hindi ko to papatulan, ano to eh, hindi to titigil eh. Huwag po, ganun yung kind of thinking natin. Dahil ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-ganti. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mahiganti kasi ang paghiganti ay nasa akin. Sabi ng Panginoon, ang paghiganti ay nasa akin. Huwag niyong i-curse. Kung nagugutom pa nga daw ating mga kaaway, pakapakainin pa daw natin. Amen. So tingnan po natin, magbibigay po ako ng story. Amen. Magbibigay po ako ng story yung buhay ni Jesus, ng Panginoong Jesus nung siya po ay dito sa lupa. Amen. Kung paano yung way of pagpapatawad ng Lord. Tingnan po natin yung story ng Peter at Jesus. Alam po natin na si Jesus at si Peter ay lagi pong magkasama yan sa paghahayo. Amen po. Amen. So balit, punta po tayo sa Luke ata yun. Luke 22, 31-35. Tingnan po natin yung lupigan mo, dadalhin ka niyan, mangungutang sa banko. Pinakita na sa'yo ng Lord. Tapos iiwan niyan, ikaw magbabayad. Anong magiging approach niyo? No? Well, hindi pa nangyayari, pinakita na sa atin ng Panginoon. Ang mararamdaman natin, siguro hindi mo na kaya tingnan kinabukasan. No? Ayaw na. Ay, ganyan pala. Lord, salamat kasi sinabi, ngayon, kakalimutan ko na siya bilang kaibigan ko. Amen? Siguro ganun yung response natin. Pero alam niyo po yung response dito ng Panginoon. Sabi niya, Simon, no? I prayed for you. Sabi niya, naano ko na si Satanas, kukunin ka niya sa akin para manghinang yung pananampalataya. Unang ginawa ng Panginoon, sinabihin pa niya, pinagdasal pa niya. Tayo kaya natin pagdasal yun, yung kapwa natin. Pinakita na sa akin ng Lord. Pinakita na sa akin itong kaibigan ko na to. Iwan ako sa area, ako pagbabayarin ng utang nito eh. Kaya pa kaya natin pagdasal? Amen? Pero ito po, sa kwento po, ito dito po pinapakita ng Panginoon kung paano siya nagpapatawad. Amen. Ang sumunod po niyan, sabi pa niya, kapag ikaw ay nagbalik, ang salitang kapag ikaw ay nagbalik, it means it's a second chance. Binigyan pa niya ng pagkakataon si Pedro, ng pangalawang pagkakataon. At ang pinakamaganda pa po siyan, palakas si Pedro. Amen po? Isipin mo, siya nga eh, iniwanan sa ere, tapos may ganun pa siyang, Pedro, palakap sa'yo. Hanggang ngayon, ang galit niya, 8 years ago, galit pa rin hanggang ngayon. Amen. Marami po sa mga Kristiyano ang ganyan. Hindi pa. Amen po. Bakit hindi pa nadideliver? Kasi ang banal na espiritu, wala pa sa kanya. Amen. Napakahirap po sa taong mamuhay ng walang banal na espiritu.